How to duplicate, scale, and move object sa Illustrator. So, yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Now, punta tayo sa aking untitled documents na ginawa dito. Tapos, delete natin yan. Inactivate ko yung artboard natin, yung center mark, tapos yung crosshairs, no? Itong dalawa na to. Para may guide ako. Now, paano nga ba mag-duplicate? So, gawa tayo ng object natin. Ayan natin ito. Siguro mga 1. Ayan. Paano siya i-duplicate? So, yung pinaka-basic talaga kung paano mag-duplicate is to copy and paste. So, kung naalala niyo yung copy and paste, sa Microsoft or sa computer yung Control C tsaka Control V, yan applicable din po dito yan. Kung titingnan natin sa edit menu, kung saan natin makikita yung copy and paste, which is the same, no? Copy C, Control C, paste is Control V. Na pag nag-copy tayo, then paste natin. So, nagkaroon tayo ng duplicate or duplication dun sa ginawa natin polygon. So, yan yung isa sa paraan kung paano mag-duplicate, which is Ctrl-C and Ctrl-V, copy and paste. Next is yung gamit yung alt na key o yung alt sa keyboard natin by using yung selection tool natin, no? Yan, yung selection tool natin or V sa ating mga keyboard. Halimbawa yan, select natin. Tapos, pinindot natin yung alt key natin. Nagkaroon ng dalawang arrow or cursor or arrow nga or yes, nagkaroon ng white, no? So, naging dalawa sila. So, ibig sabihin yan, pwede ka na mag duplicate by click and drag, no? Ayan. So may free form tayo dito pag hindi natin pinindot yung shift key natin, or pwede natin sabayan yung smart guides. Ibig sabihin naka-constrain tayo or nakalihera tayo dun sa ginawa natin una. Pag pinindot natin yan or binitawan natin, ayan na siya, may duplicate na tayo. So, no need na na copy and paste. Meron din dito is paste in back, paste in front, paste and paste. So, paste on all artboards. So, for now, ganun po yung proseso kung paano mag paraan kung paano mag-duplicate ng object. Next is halimbawa, gusto natin, alam natin mag-duplicate. Halimbawa, gusto natin ng multiple na copies na magkaparehas yung distansya ng copy natin. Ganito lang yan. Halimbawa, i-move natin to siya. Halimbawa, ito yung guide natin. Gawa tayo ng guide. Tapos, ito rin. So, ano ba ganyan? Ito ang gusto natin mangyari. May isa rin dito. Halos magkaparehas. Dapat magkaparehas. So, magawin natin, as usual, gamit yung alt natin. Then, click and drag natin. Ayan. Kung sa tingin natin, naka-intersect na siya. Ayan, then bitawan natin. Now, ang trick dito is, paano gumawa ng multiple? Gamit yung Control D sa ating mga keyboard. Control D, no? Control plus D. So pag pinindot natin yan, yung ginamit natin yan, ito ang mangyayari sa kanya. Ayan, automatic. Nagkaroon ng kopya na may parehas na size or gap or distance, no? So same as true pag
kinopya natin yung lahat, then alt, then click and move, shift para ma-constrain, and then bitaw, and then control D gusto natin ang dagdagan. So ganun po ang pag duplicate, no? Ganun lang po mag-duplicate sa Illustrator. Now select natin to lahat, gusto natin siyang i-move. Well, madali lang po yung pag-move, select lang yung object, then click and drag. Ayan, bawa delete natin to, bawa itong gitna, i-move natin dito sa center. Select mo lang yung object, select lang po natin yung object, and then click and drag, no? Ayan, may center na. Ayan. So ganun po yung pag-move ng object sa Illustrator. Galing natin itong guides natin. So now may idea na tayo sa paano mag-duplicate. Ngayon ang scaling naman, or yung pag-scale ng object natin. So may apat na paraan kung paano mag scale ng object natin. So puntahan natin yung tools panel natin, hanapin natin yung scale, which is S sa ating Mac keyboard, no? Yung shortcut key niya is S. So pag pinindot natin yan, bibigyan tayo ng, halimbawa, wala pa tayong selection, halimbawa ito yung gusto nating scale, no? So S, or click natin yan, bibigyan tayo ng reference point kung saan tayo mag scale. Sa halimbawa, dito natin lagay yung reference point sa anchor na yan, then click and drag natin. Napapansin nyo nagbabago yung size, no? So nag shift tayo para ayan, para proportion, or walang shift, ayan, ganun din ang mangyayari sa kanya. So ganun mag scale isa sa mga paraan kung paano. So nung nakita mo yung preview mode na yan, ganun yung magiging itsura pag binitawan natin, no? So yan po yung pag click and drag una sa pag scale. So halimbawa, yan ang gusto ko, then pag binitawan mo, yan na po yung mangyayari doon sa object natin. Next is one way ng pag scale is yung scale option natin, no? Pag click natin tong scale na yan, double click natin, may lalabas na option. So kinopya niya yung unang ginawa natin. So diba, uniform tayo. Yan, uniform siya. Lagyan natin ng, halimbawa, scale natin is dito is 29. So lagyan natin 50, halimbawa, no? And then ito yung preview niya. Pag kinlik natin yung preview mode niya, ayan, makikita natin ganyan na siya kalaki, since nilagyan natin na 50%. Now sa scale options, meron din nakalagay na copy, no? So pag kinlik natin yung copy button, magkakaroon ng kopya yan. So naging dalawa siya, isa is yung original na maliit, yung pangalawa is yung in-scale na natin. So yun yung pangalawang paraan kung paano mag-scale. Ang pangatlo is sa pamamagitan ng transform dito sa may control panel. Pag kinlik natin yung transform panel, meron dito nakalagay width and height. So halimbawa, dito kasi naka unlink yung itong tawag nito, yung parang chain. Pag nilink natin yan, then nagpalit tayo ng sukat, halimbawa 2, tab natin 2, ayan,
So, pag click natin ulit, nagbago na yung sukat nito, no, sa selection, kung ano yung sinelect natin. So, yun yung pangatlong paraan paano mag-scale, no? Bawalagyan natin ng 5. Yan ang ganyan kalaki, 5. So, ang pang-apat na paraan sa pag scale is yung gamit yung shift key natin, no? Click and drag shift key. Yan. Nakita natin yan pag na-select natin siya, then kahit walang shift, may scale natin yan, no? So, magitan ng pag-click na itong area na to. Ayan. Click and drag. Then, select itong corner na yan. Yan. Pag gusto natin proportion, halimbawa, gamitin natin yung shift natin. Key. Click. Then, shift. Yan. Para parehas yung sukat niya. So, yun po yung mga paraan kung paano po mag-scale ng isang shape or object sa Illustrator. So, alam na natin kung paano mag-duplicate. Now, sa scale pala, pwede rin natin magamit yung control din na ginamit natin kanina sa duplicate. No? Paano yun? Scale natin siya. Scale natin, halimbawa ay yung anchor point, double click natin, halimbawa lagyan natin siya ng 55. Yan, kung ilan yung nilagay natin dyan sa uniform na 55%, ibig sabihin yung pag inokay natin yan, yan yung 55% niya. Tapos pag nag-control D tayo, ayan. So, 55% din yung binago niya. Pwede rin natin kopyahin sa magitan ng Alt, no? Yung modifier natin. So, ansin natin, nagbago siya. So, ganun po yung kadali yung halimbawa, ito. Ito yung scale natin. Halimbawa, 5% tapos kinopya natin siya. Ayan. Then, control D natin. Control D natin. Ayan. So, yun po yung control D na feature, no? Na gusto natin i-duplicate. So, yung changes niya ng duplication is kung ano yung nakalagay sa option natin. 55%. So, ganun din po yung size na binubuo niya o kinagawa niya. So, ganun po kadali mag-duplicate, mag-scale, tsaka mag-move sa Illustrator. So, I hope na nakuha niyo po yung mga paraan kung paano yung gawin niya. So, hanggang sa muli po na pag-aaral at God bless us all.